Tayin natin mga kasabid. Para alam ko kung magkano ang naging abutin. Meron ang mga gustong tumulong kay Nana. Yung iba hindi ko pa nasisin sa email ko. Pero kung katanggapin ko talaga lahat yan, baka sapat na yun. Kaya na yun mapagawa ng bahay na dito. Sa nakaraang video ng istorya natin tungkol kay Japper Sniper, ibinahagi ko sa inyo ang ilan sa mga kasalukuyang ginagawa nito at kung magkano ang estimation na kinikita niya sa YouTube. Sa part 1 at part 2, nagbigay din ako ng kaunting kwento tungkol sa mga taong tinutulungan nito. Kagaya ng nakikita natin at sa mga taong nakakakilala sa kanya, si Japper Sniper ay nagiging tulay para mas matulungan ang mga taong kapuspalad dahil sa dami ng nagpapadala dito ng pera para itulong sa iba. Kung minsan ay sinasadya mismo siyang puntahan ng mga taong gustong magpaabot ng tulong. Kaya sa video na ito, susulitin na natin ang pagbahagi kung gaano ba talaga ito kabuti sa kapwa niya dahil sa mga itinutulong niya. Well, kailangan niyo talaga itong malaman lalo na doon sa mga taong nanghuhusga kay Japper Sniper. Dahil ayon sa kanila, ito raw ay tumutulong subalit binivideo pa. Mahalagang tapusin mo ang video na ito dahil siguradong pagkatapos nito ay magbabago ang masamang iniisip mo para sa kanya. Welcome back sa Ed Story mga sangkay. Nandito na naman tayo para sa part 3 ng sino ba talaga si Japper Sniper sa totoong buhay. Sa video na ito, ay pag-uusapan natin ang tatlong pinaka dapat mo malaman tungkol kay Japper Sniper. Una ay kung gaano ba talaga ito kabuti bilang isang mamamayang Pilipino. Pangalawa, paano ito tumutulong sa kapwa niya? At ang pangatlo, ay bakit niya pa kailangang i-video ang mga itinutulong niya? Bago natin ito umpisahan, kaso weird ka man o hindi, na bago lamang dito sa channel ko ay welcome sa iyo sangkay. Baka pwedeng pa-subscribe ng channel na ito at pahit na rin ang notification bell para ma-notify ka agad sa mga susunod na upload ko. Maraming salamat! Una sa lahat, kung ikaw ay hindi tiga-suporta ni Japper Sniper at against ka sa mga vlog nito, eh gusto pa rin kitang pasalamatan sa pag-abot dito. Siguro ay may gusto ka pang malaman tungkol sa kanya kaya ka nandito ngayon. At kung ikaw naman ay solid supporter ni Japper Sniper since day 1, eh shoutout sa'yo. Hindi kayo nagkakamali sa video na papanoorin ngayon. Hayaan mo rin na ibahagi ko sa'yo ang mga nais mo pang malaman tungkol sa kabutihan niya. Para muna sa mga hindi nakakakilala sa kanya at napadpad sa video na ito, eh ang tunay na pangalan po ni Japper Sniper ay Jeffrey Agravante. Kung madalas kang gumamit ng Facebook noong 2017, eh siguradong napadaan na rin siya minsan sa timeline mo. Ito kasi yung taon na sobrang nag-trend siya sa Facebook dahil sa iba't ibang video ng kakulitan na ina-upload niya. Naging trademark niya na rin ang Soward Laugh dahil sa natural niya talaga itong tawa at isa ito sa nakaakit palalo ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa kanya noong panahon na yon. Ngayon, medyo hindi na maingay ang pangalan niya sa Facebook dahil nakafocus na ito sa pagbavlog sa kanyang YouTube channel na Japper Sniper Official. Punta na tayo sa pinakaunang topic natin tungkol sa kanya. Number 1, gaano ba kabuti si Japper Sniper bilang isang mamamayang Pilipino? Well, kung hindi mo pa alam, hindi lamang pagbavlog ang pakay nito kung bakit nandyan ang YouTube channel niya. Isa rin sa rason dyan ay nagiging sandata niya ito lalo na ang pagiging kilala niya para matulungan ang iba pang tao. Makikita mo yan sa mga content na nilalagay niya sa channel niya. Para bigyan kayo ng ilang halimbawa, eh siya ang nagiging tulay para matulungan ng ilan sa mga kapitbahay niya para maipagawa ang bubong, maabutan ng kaunting tulong pang grocery at mga bigas. Yung ibang gustong tumulong kahit nasa gitna tayo ng pandemya ngayon, eh pumupunta pa rin kay Japper Sniper para maipabot ang personal na tulong dun sa nangangailangan. Number 2. Paano ito tumutulong sa kapwa? Ang kasagutan naman sa tanong na ito ay makikita mo rin sa channel niya. Pero dahil sa humbleness nito,
ipinapakita na lang niya ito sa mga supporters niya. Ako na lang din ang magbabahagi sa inyo dahil napaka down to earth ng tao na ito. Ayaw niyang ipinagyayabang pa sa lahat ang itinutulong niya. Basta para sa kanya, nakakatulong siya at nagpapasalamat siya sa mga taong nagiging parte ng pagtulong niya. Number 3. Bakit niya pa vinivideo ang pagtulong niya? Well ito, bago natin umpisahan at kung isa ka sa mga nanghuhusga kay Japper Sniper, siguradong ito ang isa sa lagi mong rant. Laging tanong sa utak mo kung bakit niya pa kailangang i-vlog. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko sangkay, dahil para sa'yo talaga ang pangatlong topic na ito at para na rin maliwanagan ka. Kaya vinivideo ni Japper Sniper ang mga itinutulong niya dahil marami dito ay hindi galing sa sarili niyang bulsa, kundi galing sa mga supporters niya para maitulong sa iba. Vinavlog niya ito kahit ayaw nung nagpaabot ng tulong na i-vlog niya dahil gusto niya lahat ay documented. Para lang din may video kung saan napupunta ang mga perang ipinapadala sa kanya. Ayon pa kay Japper Sniper, husgahan nyo siya hanggat gusto nyo. Pero hinding-hindi siya hihinto i-vlog lahat nang itinutulong niya dahil ito ang dahilan kung bakit mas dumadami ang nagpapabot ng tulong para sa mga kababayan niya. At ito rin ang dahilan kung bakit nandyan siya sa posisyon niya ngayon. Sana naman ay may natutunan tayo at magbago na ang hindi magandang pag-iisip natin. Lalo na sa mga taong wala namang ibang hangad kundi ang tumulong sa kapwa. Kung may mga mali man silang nagagawa, Diyos lang ang may karapatang manghusga. Wala naman sigurong mali na ipakita niya ang itinutulong, lalo na kung ito ang nagiging daan para mas marami pang dumating na biyaya para sa kapwa natin. Wala naman itong sapilitan mga sangkay. Kung mag-abot ka ng kahit kaunti, ay napakalaking bagay na. Kung wala ka mang ma-share, ay mas magandang suportahan mo na lang kung ano ang mga ginagawa ng isang taong tumutulong sa kapwa kagaya ng ginagawa ni Japper. Hindi natin kailangan manghila ng tao pababa. Di ba mas magandang pakinggan kung lahat tayo ay naghihilahan pataas? Ano sa palagay mo? I-comment mo naman dyan sa ibaba para mabasa rin namin. Kung nagugustuhan mo ang mga ganitong klaseng istorya, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka agad sa mga susunod na upload ko. Bisitahin mo na rin ang iba pa nating paksa na nasa description. Maraming salamat sa panonood at pakikinig dito sa Ed Story. Hanggang sa muli, paalam muna. Sa sariling bansa, marami ang tapos sa pag-aaral, maraming hindi kapwa naghihira. Dahil sa ganitong kalagayan, sila ay nagpasyang lumisan na lang. Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya, sila'y nangingibayo at do'y umaasa. Kalabang mortal ay humsik kaibigan. Ang iba'y mapalad, iba'y naaapi ang kalagayan. Ganun pa man, matibay ang Pinoy. Laban Pilipino, saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag pagdadaig. Saksi ang mga resibong naipon sa mga pamilyang nakaahon.
Kay sarap kung naghihirap noon, sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon. Dugo at pawis, kanilang inialay. Buwis na buhay ang paglalakbay. Hindi lang ang pamilya, sa inyo'y nakasalalay. Kasama ating bayan sa inyong tagumpay. Ngunit may mga nagbalik, dala ay luha at kabiguan. Dumating, tanging nagpapalakas, ay masinayan ng ating bayan. Ganun pa man, matibay ang Pinoy. Laban Pilipino, saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daidig, malayo ka man, kababayan, sa kalungkot ay huwag padadaig. Laban Pilipino, saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man, kababayan, sa kalungkot ay huwag padadaig. Laban Pilipino, saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man, kababayan, sa kalungkot ay huwag padadaig. Sa kalungkot.